Hello mga kakusina! Ngayon gagawa tayo ng bagong recipe gamit ang saba. Meron lang tayo dito 10 peraso pero kinain ko na yung isa kaya 9 na lang sila. Start na tayo mga kakusina! Mga kakusina, lahat ng ating saba ay babalatan lang natin and then hihiwain lang natin to sa gitna para ma-divide siya into 2. Ayan, so ang pinili kong size nung saba ay yung small lang, tapos ito ay hinog na rin. Yan, so hihiwain ko lang tong lahat mga kakusina, and then ilalagay lang natin to in a separate na plato. Yan, so ganito yung kanyang itsura. Tapos na to mga kakusina, kakailanganin din natin ng isang bar ng keso. Any brand ay pwedeng-pwede nyong gamitin. Tapos hihiwain lang natin to ng pahaba, kasing size lang nung ating saba. Habang inihiwa ko yung ating keso, mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, and kung meron ka ring Instagram, i-follow mo na rin ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto mo rin matuto ng mga iba pang recipe and gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Hanapin mo lang yan sa ating Facebook page. Kapag nahiwa na natin lahat ng ating keso, ilalagay lang natin to sa separate na lagayan. Tapos gawin na natin yung ating next procedure. Para sa next procedure, gagamit lang tayo dito ng bamboo stick. Ang gamit kong size ay yung 6 inches. Ayan, so ilalagay lang natin dito yung ating saba. After natin mailagay yung ating saba, pwede na tayong maglagay ng cheese on top. Ayan, so yung paglagay ng ating bamboo stick dito sa ating saba, hahanapin nyo lang yung medyo makapal na portion, dun nyo itutusok yung inyong bamboo stick. Ayan, tapos kapag naging ganito na yung kanyang itsura, maglalagay lang tayo ng keso. Ayan, pwede kayong gumawa ng iba pang mga variation. Ayan, so ang gagawin ko dito, inuna ko muna yung saba, tapos nilagyan ko rin siya ng keso dito sa ibabaw. Yan, tapos ipapakita ko rin sa inyo kapag hinati naman natin yung keso na hiniwa natin ng pahaba, tapos hiniwa ko rin siya ng pa-cubes. Yan, so ilalagay ko lang tong lahat dito sa ating bamboo stick, tapos pwede na natin gawin yung ating butter. Ayan na mga kakusina, nailagay ko ng lahat yung ating saba pati yung ating keso dito sa ating mga bamboo stick. So gagawin naman natin yung kanyang butter, tapos ready na to for frying. Para naman sa ating butter mixture, kakailanganin lang natin ng 2 cups of all-purpose flour. Pwede kayong gumamit kahit first class or second class ng flour. Yan, so after adding ng ating all-purpose flour, maglalagay lang din ako dito ng 33 grams of powdered milk. Kapag nailagay na natin yung ating powdered milk dito sa ating mixing bowl, maglalagay lang ako ng 2 tablespoons of white sugar. Yan, so ilagay lang din natin to dito lahat sa ating mixing bowl. After adding ng ating white sugar, kakailanganin din natin dito ng 2 tablespoons of baking powder. Yan, so ilalagay lang natin to dito sa ating mixing bowl. Kapag nailagay na natin yung ating baking powder, maglalagay lang din tayo dito ng pinch of salt. And then, kapag naipagsama-sama na natin lahat yung ating dry ingredients dito sa ating mixing bowl, hahaluin lang natin to hanggang sa maging combine na yung ating mga ingredients. After mixing ng ating dry ingredients, maglalagay lang tayo dito ng 2 cups of cold water. Yan, so ilalagay lang natin to by batch and then imimix lang natin to hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. Pagdating nga pala mga kakusina sa consistency ng ating butter mixture, kung makikita ninyo na medyo malabnaw yung inyong mixture, pwede kayong mag-add dito paunti-unti ng all-purpose flour hanggang sa makuha ninyo yung tamang consistency na hindi siya ganun karani and hindi rin ganun masyadong
makapal yung kanyang consistency. After adding nung ating cold water, kakailanganin din natin dito ng isang perasong medium size of egg. Ayan, so kapag nailagay na natin to dito, hahaluin ko lang to ng maigi hanggang sa makuha ko yung tamang consistency ng ating butter mixture. Ayan, so after neto mga kakusina, pwede na nating i-dip yung ating saba and cheese dito sa ating butter and then ready na to for frying. Ayan mga kakusina, kung napapansin ninyo, ganyan dapat yung consistency ng ating butter mixture. Ayan o, hindi ganon ka-nipis yung kanyang texture at hindi rin naman siya ganon kakapal. Para lang siyang waffle mixture. Yan, so i-dip ko lang yung ating ginawa kanina dito na saba pati yung cheese. And then, pwede na tayong magpainit ng mantika sa ating pot. Tapos, kapag mainit na yung ating mantika, pwede na natin tong iprito in low-medium heat hanggang sa makita natin na nag-golden brown na at lumutang na yung ating piniprito. So, pipritohin ko lang tong lahat mga kakusina, tapos ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Ayan na mga kakusina, tapos na ang ating cheesy saba a la waffle. Yan, so lalagyan ko lang siya ng banana ketchup pati ng mayo on top para mas maging masarap yung ating saba recipe. Ayan, and mga kakusina, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa bawat i-upload kong mga videos. Enjoy mga kakusina! Don't forget to like, share, and subscribe!